Good morning mga kabayan, kamusta kayo dyan and welcome back to another vlog. At kung bago ka lang dito sa channel ko, iniimbitahan kitang i-subscribe muna ako at i-click mo yung bell button para updated ka sa mga bago nating uploads. So hindi ko na po na-vlog yung complete na pag-arrive ko dito sa Manila. Pero lahat naman ng nangyari na aktual is yun ang sasabihin ko. So konting flex lang tayo dito sa ating tirahan. So good vibes lang po tayo ha. So parang nasa Bigan po tayo yung style niya. Kasi nung nag-hotel din kami sa Bigan noon is parang ganito yung style niya. Pero syempre mas maganda dito. Kasi kung ito yung naibigay ha. So hindi po tayo pare-parehas. Disclaimer lang po ha. Hindi po tayo pare-parehas kung saan po tayo mapupunta na quarantine hotel. So nagkataon lang na yung OWA ang binigay nilang quarantine hotel ko, yung mga batch namin na nag-arrive is dito sa hotel na to. Halos yung kabatch ko na nag-arrive sa Manila kahapon is dito nila iniligay, dito sa Manila Hotel. Wow! Social! So, flex ko lang yun na view ko dito sa aking hotel. So, nakikita nyo naman po yung Intramuros. Yan, Intramuros. So makikita natin yung pamantasan lungsod ng Maynila, doon na parte. Yan. Ewan ko lang kung kita nyo po. At dito sa banda naman na doon is yung Rizal Park or yung sa Luneta Park. Yan, yan. So ano nga ba yung mga nangyari kahapon pag-arrive ko dito sa Naiya? So sabi ko nga naman po sa inyo na importante po talaga na makapag-register na po kayo sa inyong ECIF sa mga land base at first aid naman sa mga seaman. So ipapakita ko po, excuse me po. Ipapakita ko po yung site. Yan yan yan. I-click niya punta, i-type niyo lang po yung sa browser niyo yung site na to for land base at for seaman. So yun po yung pupuntahan yung website. Pag 3 days before na uwi po kayo, kailangan nyo pong makapag-rehistro na. Kasi doon po kasi ipapadala. Kaya kailangan tama po yung email nyo. Doon po kasi ipapadala yung resulta ng inyong swab test after 7 days. So usually 24 hours na darating yung swab test nyo pagkatapos nyong maswap. So pag-arrive ko po sa Manila, ang nangyari po is doon pa lang sa flight na papunta ng Pilipinas, kung connecting man kayo, kung saan kayo manggagaling, yung directa to Philippines na. Kasi sa akin ang nangyari po, kung napanood nyo po yung first video ko, is from Amsterdam tapos nag-connect po ako sa Singapore and then Singapore to Manila. So sa Singapore, dahil yun ang port of entry ko na nabago papunta ng Manila, sa Singapore pa lang po nagbigay na po sila ng health declaration form. Yung kulay yellow po yon na kung saan ipipilap nyo lang naman po yun mga yung basic details nyo at kung ano yung mga purpose nyo doon na pag-uwi or syempre OFW, land base o seaman. Pero pipilap nyo po yon at habang papasok po kayo sa immigration na is bago kayo makarating sa immigration, may mga sasalubong na po sa inyo na PCG o yun, Philippine Coast Guard. Sa Philippine Coast Guard naman sasabi, igaguide po kayo kasi halos sa airport andun po sila, talagang madami-dami sila doon na nagga-guide kung saan kayo pupunta. So unang-una bago kayo makarating sa passport control o yung kinokontrol yung passport natin, hindi pa po kayo didiretso doon, ibibrief pa po kayo. So tatanungin ng PCG ngayon sa inyo, land base po ba, seaman or non-OFW. So bali tatlong kategory po yon. So ang pag-uusapan po natin is yung land base at seaman. So doon po sa OFW, pag land base po kayo, bibigyan po kayo agad ng form
ni PCJ na pipilapan nyo. Tapos pag nakapilap po kayo doon sa form na binigay ni Philippine Coast Guard, is pa, sasabihin niya, sir, punta, passport control na po kayo. So pag pagkarating nyo doon sa passport control, bago po pala kayo pumunta doon sa passport control, kailangan nakapilap na din po kayo ng arrival card, kasi kailangan po doon sa passport control. So ibibigay din po yon ng Philippine Coast Guard. So pagkatapos ng passport control, may magga-guide ulit sa inyo sa arrival. Hindi nyo muna makukuha yung bagahe nyo. Sasabihin po ng Philippine Coast Guard doon, pila po kayo doon sa OWA kung land-based po kayo, at sa marina naman yung mga seaman. So sa OWA naman, titignan yung pinilapan yung papel na binigay ng Coast Guard kanina, and then i-check nila yung record nyo kung active ba kayo or inactive. So hangga't maaari po, mas maganda po na active po yung OWA member nyo. Madali lang po mag-renew naman. Kung may mga kamag-anak po kayo dito sa Pilipinas, iparenew na nyo na po. Or mag-sign up po kayo sa OWA app sa nasa iOS at Android phone po 'yon. Makikita nyo po yung record, yung mga last record nyo ng mga nakaraang taon. Every 2 years po yan, nire-renew. So mura lang po naman yan ang babayaran. Nasa 1,000 plus lang po yung OWA na yan. So kung kaya nyo po mag-download ng app ng Facebook, kaya nyo din po mag-download ng OWA app para makita nyo kung active kayo or inactive. Para at least din nyo, pwede nyo ma-activate. At through payment, pwede na po kayong pumunta, papuntahin yung kamag-anak nyo para magbayad po kung hindi po kayo active. So pagkatapos po ng OWA, so sasabihin ni OWA is habang mabilis lang po, it takes wala pa pong 5 minuto yun na pag-administer sa inyo ni OWA. Kasi pag natapos na kayo, ngayon bibigyan kayo ng ganito na parang yung OWA programs and services. So ihaan over sa inyo ni OWA. So sasabihin sa inyo kung saan kayo hotel, isusulat niya. So nakikita nyo naman po Manila Hotel, yun nilagay niya. So pang-sampo po ako dyan. So ibig sabihin, dun sa batch namin na nag-arrive kahapon ng Singapore Airlines, is by batch kasi yan, by flight. Yung mga lahat ng land base, sabay-sabay pupunta sa hotel na iyon. Depende lang po yan kung kumbaga, kung kaya niyang ikuan lahat yung OFW na flight doon, pwedeng isang hotel na lang din po kayo sa arrival na yon. So katulad sa amin, nasa 18 people yata kami na land base na pinapunta dito sa Manila Hotel. So lahat kami is galing sa Singapore Airline, from Singapore to Manila. Yun lang yari kahapon. So pagdating na naman dito sa hotel, papapuntahin po kayo, kasi nga may representative ang hotel po dito. May dalawang OWA at may PCG ulit po. So mabibriefing na naman po kayo. Ang mangyayari po dyan is check-in naman. Magche-check-in kayo. So sasabihin yung house rule at yung mga dapat nyong gawin pagdating dito sa hotel. So may patakaran po, medyo mahaba po yung papel na binigay nila sa akin. So sa amin po na rules dito. So dito po sa Manila Hotel, madaming vlog na nagsasabi na pinapayagan nila yung food order, yung mga lalamove, grab food, mga ganun. Dito po mismo sa Manila Hotel, hindi po nila pinapayagan yung ganun. At hindi din po pinapayagan yung kamag-anak na pupunta po dito at bibisitahin po kayo. Bawal po. As in, wala po. So, stricto po dito sa Manila Hotel. At one time nyo lang pong magagamit yung hotel key. So, ibig sabihin, pag natapos yung briefing nyo sa OWA, sa lobby ng hotel, pupunta na po kayo dito sa hotel room nyo.
Tapos sasabihin po ng OWA representative na 6 days. So ibig sabihin, nag-arrive po ako kahapon, 11, March 11. Ang swab test na po namin is sa March 16 na po. So ibig sabihin, hindi po counted kahapon. So magbibilang po tayo ng 12, 13, 14, 15, 16. So 5 days. So hindi po kabilang yun arrival nyo. So 11 po kami nag-arrive. Tapos nasa swab test po kami sa March 16. So, yun po. So, kaya importante po yung sinasabi ko sa inyo na nakapag-registered na po kayo sa Red Cross. Kasi nga po, is kailangan po yun sa swab test nyo. Doon din po, kaya kailangan dapat tama din po yung email nyo po. Para doon isi-send po kasi yung result po. So, antabayanan nyo po yung mga update. So, recap lang po. Pag-arrive nyo ng airport dito sa Manila, hindi po tinatanong yung trace up, yung OASIS registration, yun hindi po tinatanong. Based sa akin pong experience, ha. Pero, para sigurado, doon pa lang sa port of origin, nag-fill up na po ako ng OASIS. Pero, ang importante po dito talaga, yung registration nyo po ng ECIF, pag land base po kayo at pag seaman po naman is sa first aid. So ito po ulit yung site na pupuntahan nyo. At pagdating nyo po, kailangan may mga ibibigay pong mga papel, malilit lang po naman to, hindi naman po long paper na yan, malilit lang po. Tatlo po yun matatanggap nyo dun sa airport. Yung health declaration form, yung normal po na ginagawa na din po natin nung wala pa po tayong pandemya. Arrival card, wala na pong binigay sa amin na custom declaration, wala po. So bali ang natanggap ko lang po, arrival card, saka health declaration form, tapos yung OWA information. Kasi yun ang ipapasa nyo dun sa OWA representative dun sa airport. Pagkatapos kayong ma-evaluate, bibigyan kayo ng papel na ganito at isusulat kung saan kayo hotel pupunta. So, update ko po kayo ulit kung anong mangyayari sa mga susunod na araw. Maraming salamat and God bless mga kabayan. Bye-bye.